tayo po ay laging or dapat laging makiramdam or maging wow. Alerto. Maaari din pong lumubog. Or maaari din pong magkaroon tayo ng isang pagsubok na sangkot ang tubig. So, po pwede tayong bahain. So, itong buong lugar na nasasakop nito, maaari tayong lumubog. So, lindol at ang paglubog ay po pwede natin maranasan at the same time sa taong 2021. Next, Bicol. Sa mga love sa Bicol, di ba sabi ko nga sa inyo, nakita natin nung nakaraan yung halo dun sa Bulkan Mayon. Ang sabi ko dito sa positive meaning, ito ay isang simbolo ng pagbangon ng mga taga-Bicol sa naranasang bagyo kay Rolly. Kaya lang my loves, dadaan man kayo sa pagsubok, ito ay pagsubok lang na nararanasan nyo naman din. Normal, eka nga. Normal na pagsubok na nararanasan nyo tuwing magigising ang Bulkan Mayon. But then, alam ko, alerto kayong lahat kasi ano siya eh. I mean, yung pamahalaan nyo, advance, eka nga, nagpapalikas na sila agad pag nakikita na nila na nagbibigay or na muusok ang Mayon. Pero ngayon, kanina may nag-send sa akin na parang naglalabas to ng magma yata sa gilid-gilid. So, ako naman, para na lang din siguro walang masaktan, mamatay, yung mga malalapit na nakatira sa may paanan ng Mayon, pwede na po siguro muna kayong lumikas or pinaka-evacuate kayo. Likas na lang kayo kasi mas mahirap gumalaw or mas mahirap paggabi siya rumagasa ng malakas. Maaari po kayong di ba, madisgrasya, eka nga. So, lipat na lang para ano, para iwas na, huwag na matigot sa ulo. So, sa part ng Bisaya, Western Bisaya, hindi ko alam kung anong lugar ang sakop ng Western Visayas na to. Pero mga loves, dito nakikita ko ang paggulong ng putik. Ang paggulong na bigla ang putik galing sa bundok. So, from bundok, pwede siyang bumagsak papuntang ilog. Hindi ko sure, pero may possibility itong mangyari sa mga panahon ng Setyembre. Central Visayas naman and Eastern, mga loves, dadanas kayo ng isang malaking dagok sa 2021. So, kung ano man ang dagok na to, ang masasabi ko lang, o ang nakikita ko lang ngayon, ang dagok na to ay may kinalaman sa tubig. So, hindi ko din alam kung anong sakop ng Central Visayas and Eastern Visayas na to. Pero, ang masasabi ko lang in advance, lagi kayong maging alerto pag may papasok na bagyo. Lagi kayong makinig sa mga pamunuan nyo o sa mga nakakaalam, eka nga, ng mangyayari. So, pag sinabing likas, likas na, di ba? Para wala na rin madisgrasya. Minsan kasi matigas ulo natin. So, hindi tayo umaalis kasi iisip natin yung bahay natin. Naalala, naintindihan ko naman kayo. Kaya lang mga loves, intindihin nyo rin na mahalaga ang buhay. So, may dadagdag lang ako dito ha. Cebu. Magkakaroon ng isang pagbuho sa Cebu.
na hindi sangkot ang tubig, hindi sangkot ang hangin, hindi sangkot ang lindol. May guguho sa inyo, loves. Kung dito sa lugar na to ay minahan, may guguhong minahan dito. Kung maaalala nyo, or kung naaalala ko, napredict ko ang pagguho ng isang minahan sa Cebu. Siguro mga 2-3 taon na ang nakakaraan, tas maraming namatay na minero. Yon ay pinost ko sa premonition page ko na nahack. Kaya mga taga Cebu, lalo na yung mga nagtatrabaho sa ilalim ng lupa, mag-ingat, ingat, ingat kayo. Next, Bohol. Sorry sa mga taga Bohol ah, pero dadanas kayo ng intensity 6 na lindol. So, pwedeng paghandaan to. So, next. Sa Mindanao, tulad ng sinabi ko kanina, sa Mindanao, sisiklab uli ang isang gera na magiging katulad siya ng marami. Magkakaroon uli ng ganyan sa inyo. And then, makikita ko uli ang pag-ambush ng mga tao sa mga naka-uniforme. So, kung noon nangyari yung 44 something yung sa mga polis, maaari uli itong mangyari ngayon sa isang setup na pupwedeng pumatay sa mga naka-uniforme natin na tao. Kaya siguro sa inyo, masasabi ko na lang sa inyo mga loves, mag-ingat and mag-ingat and mag-ingat kayo lagi. Balik tayo. Mount Canlaon. Tulad ng sabi ko kanina, nag-uumpisa pa lang siyang magising pero hindi ko pa siya naaamoy na sasabog. Siguro, nag-iipon pa lang siya sa loob. Nag-iipon pa lang siya sa loob. Pero, hindi ko siya nasasight, nasasabog ng 2021. Pero, ganyan lang siya. Lagi lang siyang parang nilindol. Tapos, magpapausok ng konti. Nilindol, magpapausok ng konti. Pero, hindi ko pa siya nababanagan. Eka nga ng pagsabog next year. Mount Pinatubo. Ito mga loves, hindi talaga magbabago ang sasabihin ko dito. Consistent ako na sasabog ang Mount Pinatubo. Tulad ng interview ko last year, nung sinabi ko na may possibility na muling gumising si Makisi at si Mount Pinatubo. Sa 2020, gumising ang Makisig na si Mount Taal. Si Mount Pinatubo mga loves sa Pampanga, mag-antabay na kayo. Dahil po pwede din siya loves sumabog, po pwede din sumabog ang Mount Pinatubo. Kung hindi man unang mga buwan ng 2021, po pwede siya love sumabog kalahatian taon ng 2021. So sana hindi mangyari kasi pag ito ang sumabog, mas maraming maaapektuhan kasama na kami. Dahil malapit kami dito sa may dumi ng Zambales and Pampanga. So sana hindi. Pero yun loves, ang pagsabog dito ay biglaan. So, hindi siya siya ay uusok and then biglang sasabog na lang ng ganon. So, next, ang Mount Apo. Naging issue to or naging malaking issue to last year kasi pinangatawanan ko na ang Mount Apo ay pwedeng magising at ito ay pumuto. Maraming tumawa, pero marami rin nabahala dahil ang
where lagi ng lindol ay malapit sa paanan ng bundok na to. Kung kailan siya sasabog, hindi ko sinasabi na sasabog siya ng 2021, pero ang sasabihin ko sa inyo, gigising ang Mount Apo na makakapagpayanig sa Mindanao. So next, bagyo. Tulad na sabi ko nung nakaraang in-interview ako sa Jessica Soho, apat na bagyo ang pupwedeng pumasok sa Pilipinas at dalawa dito ay katulad ng hagupit ni Yolanda, which is nangyari si Rolly and si Ulysses. Actually, or honestly mga loves, itong prediction ko na to, nung in-interview ako nung sumabog yung Mount Taal, hindi ko na to inisip or hindi ko na siya pinansin na nasabi ko siya ng ganon. Kung hindi lang na may isang nag-post sa TikTok na sinabi niya na mamu, nagkatotoo yung prediction mo na dalawang bagyo na kasing lakas ni Yolanda ang pupwedeng tumama sa bansa natin, which is ito nga si Rolly at si Ulysses. Napanood ko lang din siya nung nakaraan. So yun, kung sana may naniwala ito, sana merong naging alerto lang, o kung sana may mga nagbabasa ng mga past posts ko, siguro kahit papano meron guide, tama. Kaya lang, wala naman din kasing makakapagsabi or I think hindi naman din kasi ganun kadami yung maniniwala, dahil gulat nga ako sa mga basher ko. Minsan lang ako mag-post pero lagi silang nakaantabay. Hindi pa naman ako yung isang klase ng psychic na kumbaga parang nagpo-post lagi-lagi or nagsasabi ng prediction lagi-lagi. Napakadalang kong nagsabi kasi pag nagsalita ako, gusto ko buod na siya or gusto ko isang bagsakan na lang. Ayoko na nang paulit-ulit. Kung nababasa niyo lang sa mga wall ko kung bakit siya paulit-ulit, para lang maging babala yon sa inyo, para maging guide nyo at makapaghanda kayo. Kaya lang, kasi nga, yung iba, ang nangyayari kasi, nagiging pilosopo. So, imbis na masisave nila, sila or yung family or friends nila, mas mauuna pa silang mag-comment ng mga bad things do sa mga katulad ko. Kaya, good luck to, sana hindi danasin or hindi nyo danasin ang dinadanas ng ibang mga kababayan natin ngayon. So next, lindol. And the big one po, ayon sa aking nararamdaman, ay hindi pa siya mangyayari ngayong taon na to or next year. So nagbigay na ako ng date dito kung kailan to possible mangyari. Hindi din to yung sinasabi nilang kasing worst, ng alam niyo, naglalabasan sa social media, babagsak yung ganyan, babagsak yung ganito, aahon yung Manila Bay, magkakaroon ng tsunami. Na parang ako mismo sa sarili ko, parang hindi ko pa siya nakikita na ganon. Although, sasabihin ko sa inyo, araw-araw na ginawa naman ng Diyos, araw-araw din tayong naguhukom. Hindi lang naman sa atin, kundi sa buong daigdig. May kanya-kanyang araw, may kanya-kanyang oras. So, hindi lang tayo dapat mag-focus sa atin. And then, yung nakikita kong the big one na yon, tamang maaapektuhan ang Metro Manila. Pero hindi ko nakikita na mga ganun ka-OA na aahon ng tsunami, tapos aahon ng Manila Bay, tapos parang magiging lulubog ang isang hotel na malapit dito. Parang wala naman ako nakita sa Manila Bay na ganun nung madalas ako nagpupunta doon. Ang sinasabi ko lang, may possibility siyang umapaw, lalo na kung marami or madalas ang pag-ulan sa atin, may possibility siyang umapaw at mapunta sa
kalsada, pero tsunami, parang hindi ko pa naaamoy ang tsunami sa Manila Bay. So, the big one mga loves, huwag kayong mag-alala, hindi ko pa siya nararamdaman.